Ang pipiliin ko po doon yung agrikultura, sir, agriculture. Bakit nyo po siya bibigyan ng mataas na grado? Kung meron naman pong dapat palakasin pang opisina sa ating pamahalang lokal, dapat tulungan. Ano naman pong opisina iyon? Eh, sa ganang akin po, ang dapat pong palakasin. Mayo Ados, at nandito po tayo sa Barangay Katimon, Purok 3. Ating makakapanayam si Brother Marcial, Kuya Faustino Gamoteya. Magandang hapon, Kuya. Magandang hapon din po, sir. Ayan, meron lamang po akong tatanong. Ano? Opo. Kung kayo po ay magbibigay po ng mataas na grado sa mga departamento ng ating lokal na pamahalaan na pinamumunuan ng hindi elected. Okay. Ano pong departamento po iyon? Eh, ang sa akin po, eh, ang pipiliin ko po doon yung agrikultura, sir, agriculture. Bakit nyo po siya bibigyan ng mataas na grado, Kuya? Mataas na grado? Opo. Bagamat nung una po eh medyo mabagal ang daloy ng mga biyaya na galing sa taas papunta sa ibaba, nito pong mga nakakaraang araw eh parang medyo kon na po, aggressive na po sila, mabilis na po yung pagdating ng mga pangangailangan ng mga magsasaka, katulad po ng binhi, mga pataba at saka ayuda na pinansyal na tulong, sir. Yun po ang isang nakita ko sa ngayon na mabilis na po yung pagdaloy ng mga biyaya na galing sa DA, Department of Agriculture. Kilala niyo po ba yung namumuno sa ating DA Gimba? Opo, sir. Kilala ko po. Ano po pangalan? Sa katauhan po ni Ginang Nida Lanosa. Ayun. Baka nakikinig po siya. Ano pong gusto niyo pong sabihin sa kanya? Eh, ang masasabi ko lang po sa kanya, Sir Juan. Kasi po, sa kanyang pamamahala, ayun na nga po, medyo mabilis na po yung pagdaloy ng mga biyaya na galing sa taas. Kaya lubos-lubos po akong nagpapasalamat, Ma'am Nida Lanosa, sa mga aksyon na ginagawa ninyo sa ngayon at sa darating pang mga panahon. Yun lang po. Eh, Kuya, ang susunod ko naman pong tanong, eh, kung meron naman pong dapat palakasin pang opisina sa ating pamahalaang lokal, dapat tulungan, suportahan, ano naman pong opisina iyon? Eh, sa ganang akin po, ang dapat pong palakasin ay yung samahan ng mga matatanda o yung tinatawag pong senior citizen. Yung OSCA po? Yung OSCA. Bakit po yung kasi nasabi? Po, sa tingin ko po, eh, konser, parang huling-huli sa anumang uri ng pakikipag-ugnayan ang OSCA sa mga barabarangay. Nakita ko na po yun dito sa amin. Isa pa po, kung paborito ka ng halimbawa yung pong isang pangulo, kung paborito nila, yun lang po ang kanilang ibig na suportahan. Kilala niyo po kung sino po namumuno sa OSCA? Opo, sir, kilalang kilala ko po. Sino po? Si Ginoong Lino Padre Jr. Baka meron po kayong nais sabihin sa kanya. Eh, ang masasabi ko lang po sa Pangulo ng OSCA, Ginoong
Lino Padre Jr., dating sanggunian ang bayan ng Gimba, eh, hanggat maaari po, ay makipag-ugnayan po kayo sa mga barabarangay upang maiayos kung ano man po ang mga problema. Kasi po, marami pong mga pangulo ang napalitan na may mga reklamo. Katulad po, nung mga naipundar, yung iba po ayaw ibigay sa mga bagong namumuno yung mga naipundar.